pinili yung ating Panginoon ay makakakita tayo ng buhay. Nasa kabila ng napakaraming tao dito sa mundo, tayo po ay pinili ng Panginoon na sumunod at sumampalataya sa Kanya araw-araw. Ngayong gabi ay patuloy pa rin po tayong mag-aaral ng ating tema na may pinamagatang Almost There. So ito pong Almost There na ito na ating pag-aaralan gabi-gabi ay patungkol sa isang paglalakbay ng isang Kristiyano. Na tayong lahat dito sa lupa, mga kapatid, mga kaibigan, ay naglalakbay. At ang sabi sa awitin ng tema na kanina ding inawit ng ating mga kapatid, ay sandali na lang, napakalapit na ng kanyang pagdating. Almost there. Sa buhay na ito na punong-puno ng pahirap, sa buhay na ito na punong-puno ng pasakit, hindi rin magtatagal ay matatapos na rin ang lahat ng luha sa ating mga mata at ang bawat isa sa atin ay makakalasap at makakatikim ng buhay na puro kasiyahan sa piling ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po yung buko para sa isang panalangin. Dakila at mahabagin namin Panginoong Jesus, tunay po na kami nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito na inyong ipinagkaloob upang kami ay sama-samang makinig ng inyong salita. Nalalaman namin na kailangan namin ng patnubay ng inyong banal na spirito na lupat sa inyong kapangyarihan ng bawat puso ng mga taong nakikinig sa gabing ito'y mapukaw ng inyong pag-ibig na aming madama na mayroong kaming Panginoon na hindi kailanman ang pababaya sa amin. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling at itinadalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na Panginoong Jesus. Amen. So ngayong gabi ang ating pong tema o topic ay may pinamagatang ang buhay ng tao. Kayo po ba ngayong gabi nakakasigurado na yung buhay nyo ay mayroong tunay na kaligayahan? Minsan naisip natin ano kaya yung kahahantungan ng buhay natin? Kanina naalala ko, habang ko'y naglalakad papunta dito, mayroon akong nakasalubong na dalawang nagsusuntukan. Sila po'y dalawang estudyante ng AUP. Makakilala nyo. Nagsuntukan sila, inawat, kung hindi aawatin ng pulis, malamang baka kung ano lang nangyari sa kanila. Subalit, yung po yung isa'y aking kaibigan, yung isa naman ay dito rin taga-AUP. At kung makikita mo'y duguan yung kanyang ilong at tila halos magpapatayan, sabi po nitong pulis sa kanila na tumatak sa aking isipan. Alam mo, anong tawag kong sa, may tawag siya doon sa tutoy, alam mo, bata pa kayo, dapat alalahanin nyo ang inyong buhay sa inyong kabataan. Na huwag nyong sayangin ang buhay na ito sapagkat minsan lang kayo mabubuhay sa mundong ito. Kaya ngayong gabi, atin pong sisiya sa atin at ating patuloy na pag-aaralan yung kahihinatnan ng ating pong buhay. Nalaman natin kagabi na nung ating pong mga unang mga magulang ay nagkasala, sila ay nakaranas ng isang madilim na kamatayan. Nanupat sa kamatayan na ito ay kinakailangan nilang magpatay ng isang kordero na sa dugo ng kordero na ito ipinapahiwatig na yung kanilang nagawang kasalanan ay mayroong kabayaran na kamatayan. Kaya naman, noong unang mga panahon, mga kaibigan, atin pong nasaksihan sa napakaraming mga history na ating pinag-aralan sa social studies ay napakaraming mga tao nang nagpatayan. Nagkaroon na ng pag-aawayan, nagkaroon na ng pagsasakitan. Yung mga hindi sinasadyang pagpapamatay, ito po ay resulta ng kasalanan nating mga tao na lumalago araw-araw. Gayun din naman, umuso na rin ngayon yung pagkamatay doon sa tinatawag natin na aksidente. Kamakailan lamang nung aking naikwento sa inyo kahapon, yung dalawang mag-asawa, bagong asawa, bagong kasal, mayroong bagong silang. Firstborn sa nila. Subalit nung natagpuan, nadaanan ng isang malaking mixer na ipit ang ulo, patay yung asawang babae na may kasamang anak sa kanyang sinapupunan. So mga kapatid, mga kaibigan, tunay na nang ito ang nangyari sa mundo natin matapos na tayo ay nakatikim o nakaranas ng kamatayan. Nakaranas po ng kamatayan ngayon sa iba't ibang panig ng Pilipinas, hindi lamang dito sa Pilipinas, pati sa iba't ibang panig ng mundo ay nakaranas ng tinatawag natin ng mga kalamidad o yung mga hindi sinasadyang kamatayan. Noong nakaraan lamang ay nadinig natin yung balita doon sa Yolanda. Meron daw 4,000, 5,000 or 10,000 na hinihilalang namatay. So dahil doon sa kasalanan ng una nating mga magulang, tayong mga tao ay nakaranas ng tinatawag nating
kamatayan. Kahit na nga sa panahon ngayon, noong mga nakarang taon, ha, sa ngayon sa pagkasaliksik, ay naka-imbento na sila ng iba't ibang mga sopistikadong kagamitan upang mapahaba lamang yung buhay ng tao. Subalit mga kapatid, mga kaibigan, kung ating titingnan, bagaman mayroong mga sopistikado o mga high technology na nararanasan tayo upang mapahaba pa yung ating buhay, tunay na kahit pa tayo dalhin sa ospital, nakakaranas pa rin tayo ng tinatawag nating kamatayan o humahantong pa rin tayo doon sa tinatawag nating, sabi sa caricature, anime caricature, yung kamatayan. Dadalhin ka rin ng kamatayan. Ito purong resulta ng kamatayan, mga kapatid, mga kaibigan. Alam niyo po, mayroon hindi natin tiyak yung ating kamatayan. Sino po sa inyo nakakaalam na kayo'y kung kailan kayo mamamatay? Alam niyo ba kung kailan kayo mabubuhay? Alam niyo po, mayroon lamang tatlong hindi natin maintindihan. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi rin natin alam kung paano tayo mamamatay at kung saan tayo mamamatay. Kaya naman ito po yung malaking question mark sa ating kaisipan. Paano ba tayo mamamatay at ano ang mangyayari sa atin sa kabila ng kamatayan? Ngayon, unang tanong sa ating lahat, nasaan kaya ang mga patay? Sino po sa inyo nakakaalam? Nasaan kaya? Nasa sementeryo. Maraming mga Pilipino na naniniwala na kapag ikaw daw ay namatay, ano po nangyayari? Sabi doon sa mga nag-eology, ikaw daw ay kapag namatay ay para daw mananaginip ka na mayroong isang hagdan na kung ikaw ay mabuti, ikaw ay dadalhin doon sa langit. Subalit kapag ikaw naman ay medyo yan sa langit, subalit kapag ikaw ay medyo mabait at medyo masama, dadalhin ka naman sa purgatorio. Subalit kung ikaw ay hindi mabait, hindi rin masama, kundi masamang masama, ikaw ay dadalhin sa tinatawag nilang impyerno. So ngayong gabi, ang ating pong tatalakayin, isa-isa, ay tungkol sa buhay nating mga tao. Ano ba ang kahihinatnan natin, mga tao, matapos na tayo'y mamatay? Umpisahan po natin kung kayo'y may mga banal na kasulatan sa inyong mga tabi sa Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoon ng tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ito daw ay simula doon sa hininga ng Diyos na sa pamamagitan nung alabok ng lupa, ito hiningahan ng Diyos at nagkaroon, ano po sabi, naging kaluluwang may buhay. Kaya lumabas po ito pong si Adan. Ngayon, pansinin po natin ang talatang ating binasa. Ang sabi dito, at nilalang ng Panginoon ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Alam niyo po, iba po yung ibig sabihin ng nagkaroon ng kaluluwa. Yung po yung paniniwala ng iba nating mga kaibigan na meron daw tayo daw ay nagkaroon ng kaluluwa, na meron daw lumalabas na maputing uso kapag tayo namatay. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan, naging kaluluwang may buhay. Halimbawa, yung kanina kumanta si Sister Verona. Si Sister Verona ay naging laptop. Ito, naging laptop. Si Sister Verona ay nagkaroon ng laptop. Ano pong, parehas mo ba? Mali, halimbawa, pang RJ, di ba? Pagkamalaki ng Indonesia kapon, ano pangalan mo? Esra. Halimbawa si Esra. Si Esra ay naging kotse. Si Esra ay nagkaroon ng kotse. Meron po bang pagkakaiba? Merong pagkakaiba. Ibig sabihin, yung tao mismo, siya mismo yung kaluluwa. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, naging kaluluwang may buhay. Ngayon, ang kaluluwa ba ay namamatay? Ito po yung isa pang katanungan sa atin. Namamatay ba ang kaluluwa? Okay. Gusto nyo magtawag ng kaluluwa? Okay sa inyo? Magtatawag tayo ng kaluluwa ngayon. Okay. Tatawagin natin. Pikit kayo lahat. Ayoko nang nakamulat. Kasi pag nakapikit kayo, baka hindi lumabas. Okay, tatawagin natin si kaluluwa. Pikit lahat. Baka hindi lumabas, baka makahiya. Mahiya pagka nakamulat kayo. Pikit lahat. Kaluluwa. Kaluluwa. Lumabas ka dyan sa iyong pinanggalingan. Kaluluwa. Kaluluwa.
Nasa ka na! Wala na si kaluluwa. Kaluluwa! Nasa ka na! Hanapin ko lang mga kapatid. Kaluluwa! Ayan! Ayan po si kaluluwa! Kaluluwa! Okay, pakipuksan po ang ilaw. Baton. Kilala niyo ba siya? Kilala niyo po ba siya? Siya po si Falcon. Siya po ay isang tunay na kaluluwa sapagkat ang isang tao ay siya mismo yung kaluluwa. Siya'y naging kaluluwa, hindi nagkaroon ng kaluluwa. Salamat, Falcon. Salamat. Okay. Okay, so yun po. Ang kaluluwa ba ay hindi namamatay? So ito po yung katanungan sa atin. Hindi ba namamatay yung kaluluwa? Okay. Ang sabi sa Ezekiel 18:20, ang kaluluwa ay nagkakasala ay mamamatay. Ibig sabihin, kung daw ang kaluluwa ay nagkasala ay mamamatay, ibig sabihin mayroon pa rin kamatayan. Yan ang sabi natin nung napag-aralan natin kagabi. Okay. Thank you. Napag-aralan natin kagabi na ang kaluluwa daw, ang tawag dito, na ang lahat daw ng tao ay nagkasala. Ibig sabihin, kung lahat ng tao ay nagkasala, meron lahat na posibilidad na mamatay. Kaya naman tayo'y namamatay. Okay. 30 minutes na lang. Okay. Romans 3, 2, 3, tama ba? 3:23. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala. Wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at nawalang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Isa pong katotohanan na lahat ng tao, lahat ng kaluluwa ay nakaranas ng kamatayan. Sabi sa Ecclesiastes 12:7, ang alabok ay mauwi sa lupa na gaya ng una at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ibig sabihin pala, ito palang alabok na pinanggalingan natin ay babalik sa lupa. Kaya naman, titingnan nyo yung minsan kapag kayo naka-uniform. Kahit anong linis nyo sa inyong katawan, makailang brush kayo sa inyong katawan para maging malinis, di po ba mayroon pa rin ano? Lupa? Ba may lupa pa rin yung ano tawag dyan? Libag! Mayroon pa rin libag! Kasi tunay na tayo ay galing sa alabok. Kaya naman, kahit anong kuskus mo, talagang may lalabas na lupa. Kaya nga, doon nga may mga kasabihan nga yung mga matatanda, alam mo, mare, amoy lupa ka na. So, ibig sabihin, talaga tayo bumabalik sa lupa. Kaya nga yung mga matatanda minsan, pag tumatanda, di ba? Parang bumabalik sa lupa. Yumuyo ko dahil tayo ay galing sa lupa. Ang sabi sa Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng buhay na sila'y namamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat alaala sa kanila ay nakalimutan na. So, ibig sabihin, kapag ka ikaw ay namatay, wala ka ng alam. Kaya kapag ka ang isang tao ay mayroon pang alam, sasabihin niyang siya'y namatay, siya po ay hindi patay, kundi nagpapatay, matayan. Okay. Sabi sa Ecclesiastes 9:6, maging ang mga kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, ng mga kanilang pagnanaghili, ay nawala ngayon. Wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, wala na po silang nalalaman. Marahil mayroon po kayong naririnig. Mayroon nga po kong narinig na kwento, mayroong isang babae, ang sabi niya, mare, pare, alam mo, nakita ko yung asawa ko. Siya talaga yun. Nakaupo dun sa labas ng bahay namin. Siya talaga yun, yung mukha niya, yung kanyang kutis, yung kanyang ilong, yung kanyang mata. Siya talaga yun. Subalik mga kapatid, kung siya talaga yun, di sana siguro nilapitan niyo na, eh bakit matatakot tayong mga tao? Pagka nakakita tayo ng kamag-anak natin na namatay, di po ba? Sapagkat ito ay hindi sila kundi ang sangayon sa banal na kasulatan sa iba pa nating pag-aaral, ito ay yung mga nahulog na anghel ni Satanas. Kaya naman, mga kapatid, pag sinabi nating patay, patay na po sila at hindi na muli sila babalik upang mag-aswang at magpakita sa atin. Okay. Sabi sa Job 7:9, kung papaanong ang ulap ay nawala, gayon siyang bumaba sa Sion, ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik sa kanilang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang mga dako. So ang patay, sa ngayon sa Psalms 115:17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sinumang nababa sa katahimikan.
So malinaw na ating pinaulit-ulit na mga kapatid, mga kaibigan, na yung patay ay hindi na muli babalik, subalit sila ay namatay na at nandun sila patay na. Okay, sunod. Ang doktrina ng na ang kaluluwa ng tao ay immortal ay salungat sa turo ng Biblia. So ibig sabihin, yung tinuturo pala ng iba na ang tao daw ay maaaring magkaroon ng immortal samantalang sila ay nabubuhay sa mundong ito ay hindi po turo ng banal na kasulatan, sapagkat ang sabi sa 1 Timoteo 6:15 na sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag siya na mapalad ang tanging makapangyarihan hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, na siya lamang walang kamatayan na mananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakikita ng sinumang tao o makikita man, sumasa kanya nawa ang kapurihan at maghaharing walang hanggan siya nawa. Kaya naman minsan dito po sa Pilipinas, madalas ay meron tayong mga taong sinasamba. Meron tayong mga taong kinikilala na matapos na sila'y mamatay, sila po'y na maaari nating hilingan at panalanginan. Subalit mga kapatid, mga kaibigan ko, malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na kapag ka ang isang tao ay namatay, tunay na hindi na muli sila mabubuhay maliban sa pagdating ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito, na bubuhayin ang lahat ng mga namatay sa kanya. Ang sabi sa 1:11:11, at ang mga bagay na ito ay sinalita niya, at pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y paparoon upang gisingin ko siya sa pagkatulog. Ito po ay isang kwento sa banal na kasulatan na matatagpuan natin sa 1. Na ito daw po si Lazarus, nang siya'y namatay nang nabalitaan ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, si Lazarus ay hindi patay kundi, ano pong sabi doon? Ay hindi pala patay. Ang sabi ng ating Panginoon, ngunit, ano sabi dito? At ang mga bagay na ito'y sinalita niya, at pagkatapos sinabi niya sa kanila, si Lazaro ay ating kaibigan ay natutulog. So sa Biblia, yung atin daw kamatayan ay inihahalin tulad sa isang pagtulog, sapagkat darating din yung takdang panahon, sa takdang araw ng ating Panginoon, ganyang bubuhayin ang lahat ng mga namatay sa kanya. Ang sabi sa John 11:12, sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pamatayan. Pagkamatay datapwat, sinampantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Inakala po nila na yung tinutukoy ng ating Panginoon ay yung karaniwang pagtulog. Subalit yun pala ay hindi. Ito po ay malinaw na sinasabi ng ating Panginoon na yung pagtulog na yun ay isa lamang salita na nagpapakita o yung parang symbolical na darating ang panahon na magigising ito, o ibig sabihin mayroong pa ring buhay na darating. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Patay si Lazaro, subalit natutulog, sapagkat sa takdang panahon ng ating Panginoon ay mayroong buhay na darating sa kanya. Ngayon, ang sabi sa John 11:24, okay lang po ba sa inyo na babasahin natin sunod-sunod para matapos tayo? John 11:24, nakikita niyo po ba? Si Martha ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y makapagbabangon muli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Ibig sabihin, maging itong si Maria, mga kapatid, mga kaibigan, ay naniniwala na yung pagkabuhay ng kanyang kapatid ay hindi yung pupunta agad sa langit, kundi kung kanyang iniisip na itong si Lazaro matapos nang namatay ay nasa langit na, siguro sasabihin niya sa Panginoon, Panginoong Hesus, pakikausap na lang doon sa taas ng langit na kamusta na lang doon sa aking kapatid na namatay. Subalit, ang sabi ni Martha ay ako'y nananampalataya na sa huling panahon ay magkakaroon ng buhay ang aking kapatid. Sinabi sa kanya ni Hesus, ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. So mga kaibigan, kung tayo pala'y mananampalataya sa ating Panginoon, ay magkakaroon din tayo ng buhay sa ikalawa. Ang sabi sa John 11:42, at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinidinig, ngunit ito'y sinasabi ko dahil sa karami
karamihan nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ay nagsugo sa akin. At ito pa ang isang mahalagang katotohanan, mga kaibigan. Ang sabi ng ating Panginoon, kung atin pong titingnan sa John 11:43, yung kasunod na talata, at nang masabi niya, nang gayon siya'y sumigaw, sabi sa banal na kasulatan, nang malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Ano pong sabi ni, sabi ni Jesus? Lazaro, lumabas ka! Di po ba kung kapag ka ang isang patay ay namatay at pumunta doon agad sa langit o kaagad nagpunta doon sa lupa o doon sa tinatawag natin nasunog agad doon sa impyerno, siguro sasabihin ni Lazaro, Lazaro, bumaba ka! Lazaro, umahon ka! Subalit ang sabi ng Panginoon, doon sa bato na paikot ang sabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka! Ibig sabihin yung katawan, yung mismong si Lazaro na mahinga at namatay ay nandoon sa bato at siya po ay naroon pa lamang. Alam niyo kung bakit? Bakit kaya hindi na lang kapag tayo ay namatay ay diretso tayo sa langit? Pakinggan po natin ito pong halimbawa. O isipin na lang natin. Halimbawa tayo po ay, halimbawa na lang, tayo po ay may isang asawa. Sino po sa inyo may asawa na? Si Sir Win, may asawa na yan. Ay, wala pa. Okay, single. Imagine natin na meron tayong asawa, tapos meron din tayong isang anak. Ngayong ating anak ay napakaganda, maganda yung ating anak. Yan, meron tayong isang minamahal na anak. Subalit, hindi naman, ano lang to, kunwari lang po to, mga kaibigan ha, kunwari lang. Halimbawa kayo'y namatay. Halimbawa na kayo'y namatay, tapos nag-asawa itong asawa mo ng panibagong asawa. Tapos itong anak mo, ginahasa nung bagong asawa ng dati mong asawa, ginahasa, tapos binugbog at tinapon, nilagay doon sa pinatay o nilagay doon sa basurahan. Tingin nyo ba kung nandun kayo sa langit, magiging langit yung langit sa inyo? Di ba hindi? Siguro sasabihin nyo kay San Pedro, San Pedro, tulungan mo ako, okay, bababa, bubugbugin ko yung taong gumawa sa aking anak. Sapagkat mga kapatid, tunay na hindi magiging langit ang langit kung tayo ay patuloy pa rin nakikita natin yung patuloy na kasamaan dito sa lupa. Okay? So ito po yung goodbye ng mga taong namatay na, nawala sa ating Panginoon. Goodbye for all eternity, goodbye forever. Sa kanila kapag sila'y namatay, wala nang buhay na susunod. Subalit sa mga nananampalataya, subalit sa mga nakikinig ng salita ng Panginoon, subalit sa mga taong nagmahal sa ating Panginoon, ito po yung goodbye. Goodbye until we meet again. Goodbye until the morning. So ibig sabihin, darating din yung panahon, darating din yung takdang panahon ng ating Panginoon na tayong lahat ay magkikita doon sa langit ng bayan na kanyang ibinigay sa atin. Okay. Sabi sa Job 14:14, malapit na po tayo. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob ako na waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang huuna at ang huli, sabi ng Panginoon, at ang nabubuhay. At ako'y mamamatay at narito ako'y mabubuhay magpakailanman at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng hares. Ibig sabihin, nasa Panginoong Hesus ang susi ng buhay nating lahat. So kung ating buhay ay patuloy nating ipapasakop sa ating Panginoon, kung ating buhay ay patuloy nating ipapagamit sa Kanya, tunay na magkakaroon pa rin tayo ng kaligtasan, ng ikalawang buhay sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay may pag-asang mabuhay na magmuli. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras nang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa pagkahatol. Ibig sabihin sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon, sabay daw pong bubuhay. Bubuhayin din parehas na bubuhayin yung mga namatay kay Kristo at yung mga hindi namatay kay Kristo. Yung mga namatay kay Kristo ay bubuhayin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit yung mga namatay
na wala kay Kristo ibubuhayin upang makaranas ng kaparusahan na dagat-dagatang apoy sangayon sa banal na kasulatan. Okay, so wala tayong ligtas, dalawa lang po pupunta natin. Hindi pwede sa gitna. Kapag tayo sumampalataya, mayroon tayong buhay. Kung tayo hindi sumampalataya, mayroon tayong walang hanggang kamatayan. So ipagpapalit po ba natin yung walang hanggang buhay na nais na ibigay sa atin ng ating Panginoon sa kakaunting buhay natin dito sa mundong ating tinitirhan ngayon. So ang sabi sa 1 Tesalonica, bago tayo matapos, sapagkat ang Panginoon din naman ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng isang arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. So mabubuhay, magmuli ang lahat, at sila'y sasalubungin nila ang ating Panginoon sa langit. At makakasama natin yung mga namatay sa Kanya, kasama ng mga nauna nating mga mahal sa buhay na namatay sa Kanya. Di ba mga kapatid, mga kaibigan, napakagandang isipin, napakagandang pagmasdan na yung ating sarili dun sa langit na bayan na ating iniintay ay magkakaroon ng great reunion na kung saan doon ay makakaranas tayo ng tunay na kasiyahan kasama ng mga mahal, kumpletong mahal natin sa buhay na wala ng luha, wala ng bahid ng kalungkutan, wala ng pag-aawayan, wala ng kamatayan, wala ng hinagpis, kundi ang lahat ay punong-puno ng kaligayan. Yan po yung pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang sabi ng ating tema, tayo ay nalalapit na. Nalalapit na ang panahon ng pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga sa kanta, sandali na lang. Subalit minsan sa sandali na yon, hindi po natin alam ang ating buhay. Maaari bukas, makalawa, wala na tayo, di po ba mga kapatid, mga kaibigan? Subalit kung ating patuloy na ipapasakop ang ating Panginoon, ang ating sarili sa Panginoon, tunay na anuman ang mangyari sa atin, tayo'y nakakatiyak na mayroong walang hanggang buhay na ibibigay sa atin ang ating Panginoon. Nawa, sa atin pong patuloy na pakikinig at pag-aalay ng ating panahon, sa atin pong pag-aaral gabi-gabi dito po sa lugar na ito, nawa patuloy po natin siya sa atin ang ating sarili at patuloy na hanapin ang ating Panginoon hanggat siya ay masusumpungan pa natin, sikapin natin na gawin ang lahat ng ating makakaya at ibigay ang ating buong buhay sa Kanya. So bago po ako matapos ay mayroon pong kakanta ng appeal sa atin pong nabdamin o atin pong isip-isipin ang ating buhay samantalang tayo ay naglalakbay sa mundong ito na tinatawag natin, sa paglalakbay na ito na tinatawag natin buhay. Maraming salamat.